Ayan. Hi. Gandang gabi. Good. Good evening, everyone. Evening. Good morning sa akin. So, kagigising ko na kaya mukha akong gurumos. Wait. Check ko lang sa ano. Baka pansinin na wala pa, wala pa na naman. Unay, ikaw naman, di ka pa sanay. Oo nga eh. Nilait ka na nga, nakasalamin ka, tsaka yung buhok mo may kulay. Ang bago. Oo nga naman. Pag nagiging isa, depressed na yan. Papasanay. Ay, ano, Happy New Year sa inyo. Ito yung first natin na live ngayong New Year. Oo, and kay Year of the Rat yung tasa ko. Year of the Rat, year of the Rat, di ba? Year of the Rat. Metal Rat. Hindi sigurado. Baklang tulad. Promote na promote. Hindi naman pinalam yung taon. Parang lokarep. Cute naman yung pagka-pink niya. Kahit hindi Year of the Rat. Tignan mo. Oh. Kunyari ka pang mapa-Year of the Rat, yung pink ang habol mo dyan, gaga. Huwag mo kaming utuin. Hindi naman. Hindi naman nga sa akin to. Hiniram ko lang to doon sa cupboard. Huwag mo kaming pag utuin. Yung hindi yung Year of the Rat ang habol mo dyan. Yung pink. Oo. Pink. Bukas. Ay, next week, hahanap ako ulit ng pink. Binubola mo kami. Ayun. So, kailan ka ba babalik ng Manila? Inaantay ka ng mga bashers mo? Meron ba red carpet? May pa red carpet pa yung bashers natin. So, yun. Hello. Hello sa mga nanonood. At saka dun sa mga bagong manonood. Episode 29 na ito. Kalain mo yun? Bakit ganun yung title natin sa Facebook? Hindi nagpalit. No, so pero 29 na to, hindi lang nagpalit yung title sa Facebook, huwag niyong pansinin yan. So ngayon papalitan ko na siya. Ang topic natin today, ay ano pala, so pinag-uusapan natin to, ano lang to, parang informal podcast lang na aming tatlo na magugulo. So ano lang, pag-usapan lang natin yung mga kailangan pag-usapan sa, as a freelancer, yun sa laptop lifestyle natin. So, ayun. Sige, magsata na kayo. Magta-type ako. Yung baka anong matype ko. Bakla ka. So, Rhea, paliwanag mo. Ano ba meron tayo ngayon? Ano ba ito pinagagagawa natin? Baka may mga bagong salta ngayon lang tayo pinapnood. Anong pinagagagawa natin? Ang artist. Ang artist rup si Pain. May mga sanay ako na kami. Introd kayo yung nag-recap ng very quick. May ano, may mga nag-like kasi sa page ko kahapon dahil dun sa issue. Kaya ano, kaya ako nag-explain. Baka kasi first time nila mapanood to. So, Anong issue? What issue? What issue? Anong issue ba yan? Yung sa buhok pa rin. Yung tissue sa banyo, boss na ka ako, papalitan ko. Yung issue sa buhok niyang may kulay. In any case, magandang gabi po sa mga sa mga bagong salta. Kami po ay tatlong freelancers na walang magawa sa buhay. So kinayag kami ng isang babae na may kulay ang buhok para i-share ang aming mga experiences sa inyo. No? Hindi naman namin sinasabing magaling kami, hindi namin sinasabing kami, pero we are here to share our experiences with you, especially those na gustong pumasok sa karerang ito, sa lifestyle na ito. So, sabihin din natin na yung kung interested kayo panoorin mula episode 1 nandun sa YouTube. Go, dun din. Dun yung makikita lahat ng pinagdadaldal namin. So, make sure lang, pwede sa biyahe, pag-traffic, ganun. Kasi mahahaba per episode. Hindi namin mapagkasa sa 1 hour ang isang episode. Pero nagtatry kami. Mas tayo umasa na 1 hour. Promise, tinatry naman namin. Hindi lang talaga naman namin paikliin. So, hindi lang talaga kaya. Ayun, puntahan nyo na lang sa YouTube kung gusto nyo. So, yan na. Yung topic natin today is about... Ay, Delenisa, bago tayo mag-continue. Paalala lang natin na kami po ay hindi nagbebenta ng course, hindi po kami naniningil. Wala po kaming hinihining bayad sa aming mga expert opinions, sa aming mga suggestions and opinions sa inyo. Kaya tingnan nyo itong aming setup, very
Very backyard Simbol. Industry. Very informal. Wala po kami sa beach, wala po kami sa Anay. Si Nisa lang po ang nasa Canada. Si Rhea yeah, nasa... Siya lang ang nasa snow. Si Rhea nasa bundok, ako nasa syudad. So, alam na. Yes. So, ako ay ano, tulong lamang sa lahat. And, nag-uusap din kasi kami na ganyan din naman kami mag-usap. So, naisip namin, bakit hindi namin kayo isama sa usapan, diba? So, pag-usapan natin yung mga kailangan pag-usapan as a freelancer. So, today, ang topic natin for today ay yung mga importanteng mga bagay na kailangan i-remind sa mga freelancers kasi madalas nilang nakakaligtaan. So, ayun. So, iikot tayo isa sa tatlong bagay no na gusto nating pag-usapan ngayon. Una is healthcare. Nakakalimutan ng makadalasan ng mga freelancers na mag-death or pagkira para sa kanilang health or sa healthcare. Second is yung ating mga responsibilidad sa gobyerno, which is buwis, and yung SS, pag-ibig at PhilHealth. Hindi ibig sabihin na freelancers tayo ay hindi na tayo magbabayad. And pag may malaki-laki na yung negosyo nyo, katulad nung kay Rhea, you want to take it to the next step. You want to take it to the next step. Natawa siya eh. Kasi kunyari, gusto nyo maging secretary ng homeowners nyo, ganon. Para makakuha kayo ng bigger life. Bigger life, hindi Herbalife. Bigger life. Para makakuha yung bigger life. Bio-50 ba yan? Sa kapitbahay. Business registration. Yan. These are things na nakakalimutan natin kasi nga sanay tayo magtrabaho. Sanay tayo na itong mga bagay na to are take... Oh, hindi. Saka, sa office, these are taken care for. Taken care for us. Oo, yun na. Saka i-bonus na rin natin yung ano, i-bonus na rin natin yung family time, ganyan. Kasi, pag freelancers, kasi marami kang ang time, pero ang tendency ng ibang tao, ibubuhos nila lahat ng time nila sa work, hindi rin sila nagkakaroon ng time sa family. So, yun, i-bonus natin. The hell. Isama natin yung family time. Sige, para may sabihin si Nisa. Para may ma-share. Totoo. Para may contribute naman ako dito. So, yung una na gusto ko sana pag-usapan natin is yung healthcare. Bakit? Kasi very recent eh ako no, itong this year nagka-healthcare ako a couple of days ago as in healthcare. Well, sa ibang tao siguro hindi scary, sa akin kasi scary para ko. No? Overthinker ako, malakas ang anxiety ko. So, for the past 4 years na freelancer ako, napakadalang kong magpa-medical check-up. Siyempre, nasa bahay ka lang, komportable ka, wala ka naman dinaramdam, sipunin, and all that. But to make the long story short, I have a local client that requires me to go for a medical. No? I'm now involved in a project-based, year-long project, a major telco in another country na nakabase ang shared. I am the first freelancer na hinire nila in the Philippines and one of the requirements bago ko masimulan yung project was to do a medical exam kasi nga madalas ako sa office nila. So nagka-healthcare. So doon medyo na gulantang ang lola niyo na bakul. Sobrang trabaho, no, we forget to take care of our health. And then yung HMO, 'di ba? Nakakalimutan. Ikaw rin yan, nagka-healthcare ka rin. O sige, Nika. Oo, ikaw. Usually kasi parang pinapagpa-later ng ibang freelancers. Parang, sige, pag malaki na yung rate ko or ganito na kukuha ko ng HMO. Kaya lang, kasi kapag, kunwari, habang inaabot mo yung malaking rate, doon nangyayari yung stress and yung ano sa health mo eh. So, kaya importante na maging consideration siya, hindi lang basta pag nakaipon na. Oh, tsaka yun nga eh, kasi nga, nasanay tayo sa opisina kasi may nag-aalaga, no? So, pag nasa opisina ka, pag may nangyari tayo, may clinic, may nurse, may doktor. Pag nasa bahay mo, wala, ikaw lang.
At saka yung the fact na automatic yung enrollment sa HMO, sa office space, or sa corporate setup, na parang hindi mo na kailangang i-apply mag-isa eh. Yun kasi yung madalas na rason natin kung bakit hindi natin nagagawa is, alam mo naman sa Pilipinas, lahat ng pila mahaba, walang pilang maikli. So, lahat ng ifa-file mo, lahat ng lalakarin mo mag-isa, nawawalan ka talaga ng ganang maglakad ng kahit anes. So, as a freelancer, kung ikaw maglalakad nun, yung parang biyahe mo papunta doon sa opisina ng pag-a-applyan mo ng HMO, traffic na, tapos, and kung anik-anik pang mga requirements na ikaw magpo-produce. So, unlike pag sa corporate setup, naka-ready na, pirma-pirma ka nalang ng mga forms, and pack, intay mo na lang yung card mo, ganun. So, yun yung isa sa mga rason, yung katamaran ng paglalakad. Kasi syempre, sa Pilipinas, yung hassle. Oo, kulang yung isang araw mo. Masasakop at masasakop talaga pag may isang lakad ka. Isang dito, araw agad. Dito kasi naranasan ko, marami kami pinuntahan, parang limang stores nung bago mag 40 days yung kuya ko, namili kami. Parang limang stores na puntahan namin, yung parang pagod na ako, parang normal pa dun sa ate ko. Kasi, parang wala dito yung parang pagod dyan sa Philippines na pag aalis ka, isa lang mapupuntahan mo, ubos pa yung isang araw mo. Kaya rin siguro pinapagpamamaya or pinapagpa next time ng mga freelancers yung HMO. Ayun. Another pa na rason is yung halimbawa, since, di ba, pag na-receive natin yung pace natin is ito na, hawak na natin. Hindi na, once na, pag wala pa yung pay, okay, decided tayo mag-enroll sa ganito, sa ganyan. Tapos kapag nandyan na, some of us tend to be too excited, oo, na mag-enjoy muna, enjoy the fruit of your labor, which is wala naman masama. Walang kasi, problema doon, walang problema. Oo. Yung reward. Kung liberty mo naman, na-enjoyin yung pinaghirapan mo kasi pinaghirapan. So, yung iba, nauuna yung enjoyment, nakakalimutan. Okay, wala namang masama i-reward ang sarili, pero sa, wag yung dakot sa sweldo mo. Siyempre, ibabase mo rin dun sa pera mo. Kasi, minsan naman yung reward ng ibang tao, dakot na sa sweldo eh. So, wala talagang natitira. So, if kurot lang siya sa sweldo, walang masama i-reward yung sarili mo. Mm-hmm. Totoo naman. Sure. Wala naman talagang masama. Pero normally kasi, di ba, ang turo sa atin, pagka may mga ganyan, tatanggalin mo muna yung mga para sa kailangan mo. Tapos kung ano yung matitira, yun yung... Yeah, pero hindi yun yung... Ano, diba? Hindi yun pero yung hindi kasi yun yung nangyayari. Oo, sa kadalasan. Sabi ko na nga ba, customer service ako dito, tagasagot ako ng mga comment eh. So, okay, sige. Sige, may comment. Good evening daw, nag-hello na ako. Si ano, Marie Carmel. Hi. Hello. Good evening. O yan, ikaw Rhea, di ba nagkaroon ka ng healthcare? Nagkaroon ka ng last year lang, no? Very recent lang din. Neto lang din, no? Parang last quarter ng last year. Ano ba yung question doon? Ayun, nagkaroon. Pwento mo lang sa bakla ka. Walang... Pero feeling ko naman, hindi sa nag-e-excuse ako ha, hindi siya talaga overwork yung reason kasi parang from second quarter onwards last year, dun yung medyo nagbawas talaga ako ng workload eh. Sobrang... Ah, kasi nag-hawa ka na. Oo. Hindi, tsaka ang konti na nung work hours ko, parang nasanay na ako na hindi nagtatrabaho ng mahaba. Unlike before na nakaka 18 hours ako a day. Diba yan yung dating nung ano, nung Yummy? Yan ba yun? Mm-mm. Nung dumating na siya, medyo nag-relax ka. Oo, medyo nag-relax ako. Tapos, na-enjoy ko, na-relaxed ako, na hindi ako nagja-juggle ng, alam mo yung sabay-sabay, ang dami kong clients na iniintindi, ganyan. Na-enjoy ko. So, parang, total, nakakain pa naman kami, okay lang, bahala kayo dyan, basta chill lang ako dito. Ganun. Na-enjoy ko. Tapos, mas nakakalabas-labas na ako, mas nakakapamundok-mundok na ako, more, compared siguro, dati. Siguro, ano? So, yung skin niya is, since, work-related. Parang wrong product
wrong toilet bowl product hindi, I cleaner. Mean, ano rin, syempre ano? Sa health din kasi yun. So, share ko lang din yung sa ano, share ko lang, kasi wala akong, personally, wala pa akong, ano, share ko lang din yung sa kuya ko, kasi sa health naman yun. So, hindi naman siya overworked din, pero, ano kasi siya eh, chef siya, so, parang monthly required sila mag, ano, mag-check up. Pero kasi hindi pa rin, dahil food industry, pero hindi pa rin na-detect yung cancer. Nung na-detect yung cancer, nung April, stage 4 na, tapos nag-metastasize, kumalat na. Tinagalog. So, kumalat na siya. Nung una akala nila sa bone at saka sa blood kasi sobrang kalat na. Pero yun pala, nag-start siya sa liver. Tapos kumalat lang, kaya ganun yung tingin nila. So, yung point ko lang siguro dito is hindi natin kasi mapipredict ang mangyayari sa atin health-wise eh. So, kahit napaka-healthy mong tingnan, yung kuya ko, ang healthy-healthy tingnan nun eh. Tapos ang jolly-jolly niya. So, hindi mo talaga akalain. Hindi mo akalain talaga. Lalo na cancer, traitor yun eh, diba? So, mahirap kunwari siya na iwan niya yung asawa niya and yung 3-year-old niya, diba? So, one consideration na ibigay natin sa freelancers is at least may maiwan ka doon sa mga mahal mo sa buhay. Kasi, katulad na lagi kong sinasabi, huwag kayo mag-work ng 80 to 100 hours kasi active income yun eh. So, papagurin mo yung sarili mo ng ganun. Tapos, kapag nagkasakit ka, minus yung... Hospital lang yun mapupunta. Oo, yung mga naipon mo. Sa hospital lang siya mapupunta. Tsaka, wala kang kita kapag ka wala kang kita kapag nag-stop ka ng work kasi active income ka. So, better siguro mag-start ka ng mga passive na maliliit pero sa next time na natin pag-usapan yun. At saka magkaroon ka ng backup ng mga HMOs. Mm-hmm. Saka meron akong insurance. Sige, go. Parang naging workmate ko siya before sa isang VA agency. Tapos kakilala siya ng mga kakilala ko. So may mga common friends kami. After dun sa agency na 'yon na pinanggalingan namin pareho. Sobrang workaholic siya talaga na nag-boom talaga yung business niya as in sobrang boom na parang meron na rin yata siyang mini agency or nag-handle na siya ng mga tao din or something to that effect. Hindi ko masyadong alam yung story kasi hindi ko siya talaga personal na kakilala. To cut the story short, na-post na sa ibang freelancing groups eh. Namatay siya. Ang morbid nung pagkakakwento ko, ang pangit. Ano ba? Pero, oo nga. Ang morbid eh. No? Grabe, sorry. Oo, namatay siya sa sob dahil overworked siya talaga. Yun. Kaya yun yung hindi din natin may iwasan eh. Nakakalimutan nga natin, no? Kasi nga, akala natin since sa bahay tayo nagtatrabaho, hindi tayo susceptible. Na hindi tayo susceptible sa disease, sa stress. Actually, mas nga kasi bahay ka nagtatrabaho, nakikita mo yung nangyayari sa bahay, nakikita mo yung nangyayari sa anak mo. Lalo na kung katulad ka ng yung freelancers na nagsisimula na hindi nakahiwalay yung workspace. Tsaka mahirap din kasi mag-know eh, no? Yung pagkunwari parating yung mga clients. So, siguro tip lang din natin sa freelancers na matuto tayong i-base tingnan mabuti yung kakayanan natin at mag-know kung hindi na talaga natin kaya. Kasi, lalo pag hindi na kaya katawan lupa. True, kasi hindi solusyon ang marami kang clients. So, kung marami ng clients na dumadating, parang time na siya para magtaas ka ng rate, para same hours of work, pero mas mataas yung makukuha mo. Never kukuha ng same rate tapos more hours kasi parang hindi rin siya... Oo. Okay. Kasi iba feeling kaya, pero... Walang nasabi. Sinisa. Parang hindi siya... Okay. Okay. Umarte-arte lang na hindi siya... Okay.
Okay. Hindi, I mean, yung iba kasi sinasabi, kaya naman, kaya naman. Yes, it's possible. So, yung ba sasabihin, willpower lang yan? Oo, kasi gusto mo, kaya magagawa mo eh. Pero, sa sobrang kagustuhan mong gawin, hindi mo nakikita yung what's happening behind, what's happening inside. Sooner or later. Especially dun sa, may aspect sabi ko, ng life mo. Sorry. It will take a toll on your health in the future. Yes. Oh, sabi nga ng nanay ko, kung ano man gawin mo sa katawan mo ngayon, babawian ka niyan pagtanda mo. Babawian, saka hindi lang, hindi lang health. Parang, sooner or later, may aspect ng buhay mo na magsasuffer. Kasi nga, balance dapat yan eh. So, dapat meron kang time sa family, time sa pag-aalaga sa health at sa work. So, kung work ka lang, syempre, magkakaroon, magsasuffer sooner or later yung mga iba. Kailangan ka nag-work sa bahay, di ba? Kaya si ano, yung pinag-iba ng freelancing sa work from home. Uy, tingnan niyo yung comment. Lumalabas? Oo. True. Wow. Health is wealth. Thank you. Chill. Nakakain pa naman. Nakakain pa naman. Ako, actually, sa totoo lang. Oo. Hindi niya ako kanina. Magandang, kami, so, basihan yun. Oo. Nakakain ka ng tatlong beses sa isang araw. May pamirienda minsan. Mm-mm. I mean, I've always believed na yung sobra. Hindi masama value. Mag-aim ng higher income. Pero wag yung to the extent na magsasuffer na yung health mo. So siguro patulad ng sinabi natin kanina, if marami ng client na dumadating, magtaas ka ng rate para same hours pa rin ang tinatrabaho mo. Wag na rin tayo masyadong maging greedy. Oo. Like, tsaka yung sabi ko nga, yun yung pinag-iba talaga ng freelancer sa work from home. Pag sinabi natin work from home, 8 hours, nagtatrabaho ka sa bahay. Pag sinabi natin freelancer ka, ikaw ang may control ng oras mo. Kailan mo gusto magtrabaho, kailan mo gustong hindi magtrabaho, tapos wala siyang malaking epekto sa kita mo. So, true. Tsaka yung lagi nilang sinasabi na very cliche is, work, do not work hard, work smart. Correct. Correct. Like for example ako, kasi ang limit ko talaga sa bawat ang limit ko sa bawat kliyente ko ay 20 hours a week. So ibig sabihin, dalawa lang ang kaya kong kunin at dalawa lang ang kinukuha ko. Pero let's say ngayon na meron akong full-time, well, full-time lang yun in the first 3 months, as after 3 months, kahit hindi na ako magpapasok, kahit saan-saan na ako magtrabaho. I still have the option to work or not to work. Mamaya pag-uusapan natin yan pagdating natin sa iba. But what I'm saying is, hindi nyo marirecognize kung nasa estado na kayo ng career nyo ngayon. Kung kailangan nyo pa rin magtrabaho ng 8 hours para masustain kayo, to me, hindi kayo freelancer. Work from home siya. Kasi isa lang yung kliyente nyo, tapos 8 hours siya. Ang freelancer will have multiple clients, can work anywhere, can work anytime, and will not have that big of an impact in the pay. Yun to me, totoong freelancer. So, kasi you are paid by the project. To me, to me. Para sa akin din, parang maganda siyang start. Siyempre, ang parang logical talaga start naman start nating lahat ang work from home. Kasi talagang kailangan mo mag-work, kumuha ng experience, kumuha ng skills, ganyan-ganyan. So, after that, gawin natin siyang end goal na instead of kukuha freelancer ka ng tatlong full-time, mag-freelancer ka kasi mas malaki yung kikitain mo, hawak mo pa yung oras mo. So, hindi sagot ang kukuha ng maraming contract kasi nga yung health mo yung magsasuffer. So, mas maganda yung work smarter for me, yung ganit, yung kung kunwari may multiple clients ka na, less hours, more income. Instead of more hours, tapos same more client. So, yun. Kaya huwag kayong padadala dun sa ang dami-dami ko ng kliyente, ganun-ganun. It doesn't mean na marami kang kliyente, you're successful. Hindi sa number of clients na i-equate yun. Hindi rin yun sa laki ng perang kinikita. Success is how you define it. So, kung sa'yo, ang success is work-life balance and a healthy body, a healthy mind, a happy family, then that's success for you. Again, na-discuss na namin to in previous episodes. Oo, katulad ang sinabi natin before. Oo, na hindi pera, hindi dami ng kliyente. Another thing na gusto kong bring up is, in terms of health is, there are also other like product na makukuha ngayon na mga prepaid na health cards. Yung sa MaxiCare. Sa MaxiCare talaga. Hindi ako ahente ng MaxiCare. Hindi rin ako ano ng MaxiCare.
Pero meron din yung parang mga ER card, di ba? Oh, ER cards, yung one-time emergency card. Oo. Meron sa South Star Drug, bili kayo nun. Parang 500 or 800 lang. Ah, South Star? Anong meron doon? South Star? I mean, anong meron doon sa card? Yung, parang pang ER. 80,000 yata na ano. Or na coverage. Yung lesser, ER coverage. Mm-hmm. Tapos, 80,000 tsaka may mas malaki. Check diba? Nyo sa South Star. I mean, kung 800 lang, 500, I would... In a year, hindi mo na anuhin yun. Oo, true. Hindi mo na iindahin. Like, for example, pagdating ng sweldo, bilhin mo na agad. Hindi mo na siya mapapansin eh. At least kampante ka. Hindi yung hindi yung katulad ma-hospital ka, mababaon ka sa utang, tapos yung mga susunod na trabaho mo, pambayad sa utang, diba? Apektado. So, maraming products, it's a matter of just searching. And of course, before even searching for the product, it's actually taking ako. Care of the body. Tip ako. Yes, go, tip. Natutunan ko siya doon sa madami yun sa event na pinuntahan natin before. Yung speaker-speakeran ako, tapos audience ka. So, hindi nga, baka maalala si, ko yan. Si, nakalimutan ko lang sino, sir. I think si Fitz yata yung nagsabi. So, nag-tip siya na parang kapag naghahanap ka ng healthcare or ng insurance na para sa'yo, unang-una mong titingnan yung mga malapit na hospitals sa'yo. So, tingnan mo muna lahat ng malapit na hospitals, tapos... may insurance ka nga, hospital mo naman lang sa pag-iit. Malayo, di ba? Nakatugay ka raw. So, mag-hassle din siya. So, pagdating mo doon, nag-ibambang ka na. May insurance ka na, hindi naman covered doon sa malapit na hospital, di ba? So, tingnan yung mo yung... Yung St. Peter na lang yung nagamit. Oo. Tingnan mo, yun, kahit saan meron, di ba? So, tingnan mo daw yung malapit na hospital, tapos alam, hingi ka ng list ng mga accredited nila na healthcare. Oo, tapos after nun, doon mo tingnan yung doon ka mag-shortlist. Tapos i-check mo sa website nila kung saan yung main office ng mga healthcare na yon, kasi mas maganda kung mas malapit sa iyo, kasi kung nagka-problema, at least kung may kailangan kang puntahan, magagawa mo siya in a day or less, 'di ba? Kung malapit sa inyo. Tapos after nun, i-shortlist mo yung pinakamalapit at saka yung malapit na hospital, tapos doon ka mamili. Kasi sabi niya, mostly naman yung coverage ng mga yan, halos pare-pareho lang. So, magmamatter yon kung magagamit mo talaga siya, malapit yung hospitals na, ano. So, yun. Yun yung nag-stick talaga na tip sa akin noon. 2016 pa yun eh, no? So, yun, hanggang ngayon. Yun yung... Ba't di ko naalala yan? Hindi ako nakikinig. Baka hindi ka naman nakikinig. Diyos ko, hindi ka nakikinig. Di ba parang sa training natin, no, nasa likod ka kasama yung mga pasaway. Nasa likod kayo Donya lahat. Siya pag nakikinig naka ka, hindi na lang kayo nakikinig. Naglalaro ako na ng Diner Dash. Oo, di ba? Nagdi-discuss sa training nasa harapan. Tapos lahat silang mga pasaway, nasa isang hilera sila sa likod. Hindi nakikinig. Kaya pag tinanong mo yung three-prong power cord, hindi alam. Ano yun? Hindi ako si three-prong power cord. Dinugan mo, no? Okay. Yung three-prong power cord. Kaya pag dating ng call seems wali. Ano? 8-port na modem. Anong 8-port? Anong 8-port modem? Nandun ba yung mga 8-plane? Sabi niya nang nag-jopang. Yan ang mga kaklase. Yan ang mga kaklase ni Rhea sa training nun. Kasi yan naman, te, nag-apply ng tech support. Yung IP address, di alam. Sabi niya, anong IP address? Malayo tech ba yun? Support? Oh, tech support? Tech support ni Rhea. Support. Yan, yan ang nagtataka ko bakit ko pininimahan yung mga papel nila na pumasa sila eh. At na-regularize. Dapat pala hindi ko na pinirmahan. Anyway, ikaw rin yan, ikaw dagdag ka dun sa healthcare, kineme, or dun sa health Ayun, side. Yung healthcare, alam ko na uuso to, pero don't just jump in the bandwagon ng mga VULN kung anik-anik na mga insurance, ek-ek na yan. You really have to study their features. And ask questions talaga Oo. Kung ano yung magagawa sa'yo.
Kasi meron mga iba na, halimbawa, hindi pa mature, hindi naman nila ma-take advantage yung mga ano, or hindi nila ma-withdraw if ever na kailangan talaga nila ng imoy at the moment. So, better study it talaga, and magtanong kayo na magtanong, only questions. Kasi one time, meron ko mausap sa amin, financial advisor daw siya. So ako, ang ine-expect ko as financial advisor, hindi kadediretso dun sa product eh. Mag-aaralin mo muna yung financial capacity ng client mo before ka mag-suggest ng product sa kanya, diba? Or might as well, aralin mo yung kung paano yung finances ng client mo, suggest some tips to handle it better before you jump into the product. Eh, yung nakausap namin, jump talaga siya agad into the product. Nawalan talaga ako ng gana. Hindi ko na siya tinanong na, pwede bang i-discuss mo muna kung ano, hindi na kasi feeling ko, hindi na ako makikinig sa latang. Alam mo yung, basta nawalan ka ng gana kasi yung pasok niya, hindi maganda, ganun. So, kung, kasi related sa health, ko kasi may ano to eh related din sa health to kasi may insurance na kasama yon. So kung hindi porke si ganito ang artista ang model at si yung kapitbahay mo ay kumuha ng ganito policy sa ganito company or dahil ito yung sikat dito tayo, hindi ang sikat na mga ganyan dahil may pambayad sila sa marketing and advertisement and that's it. Wag masyadong mga sikat na artista. Wag masyadong mag-base sa feedback kasi napepeke yan eh. Tsaka Tsaka yung pag gumagamit na sila ng malalaking artista to advertise their product, mas dun ako nagdududa kasi they really have to pay someone expensive just to advertise their product. Parang, okay. Mas lalo akong hindi na ano. Wala akong tinutukoy na ano dito ha, na product. Pero, ang dami kong nakita na nag-jump into bandwagon na mag-VUL na freelancers. Tapos pag nawawalan ng client, hindi na nila na-sustain. Kasi long-term commitment yan eh, 10 years mong huhulugan. And yung kita natin as freelancer, hindi consistent. So, pwedeng stable, pero hindi consistent. May buwan na malaki, may buwan na maliit, may buwan na wale, may buwan na mucho. So, para sa akin, huwag muna kayong mag-jump into yung mga long-term insurance, mga health insurance, life insurance, whatever. Kasi, unless na-establish nyo yung other source of income nyo na mas stable aside from freelancing. Let's say, nagtayo na kayo ng business on the side, ganyan, at saka kayo mag-jump into that. Ayun lang. Kasi ang dami kong nakitang naputol, tapos hindi na nila mag-withdraw yung hinulog nila. Parang a certain percent lang, like 10% lang na hinulog nila for 2 to 3 years. Sayang, diba? So, wag muna kayo tumingin sa long term. Kasi parang, ang dami kong nakikita, post na ganyan eh, na kumuha na ako ng ganito, kumuha na ako ng ganyan, parang okay, hindi sa pagiging nega, sayang lang yung pera kung hindi mo masusustain. Hindi ka pa stable. Ano yun, yung ano dati, di ba, yung sinasabi nila na Chinese mentality noon. Noon kasi iba na yung Chinese, pag sinabi mo Chinese, iba na impression ngayon eh. So, yung Chinese mentality noon, uunahin nilang bumili ng something na may mababalik na pera sa kanila. Oo. For example, may nabasa ako noon. Unahin nilang short term. So may nabasa ako doon, isang Chinese, isang Filipino, nagtayo sila ng shomai stall. Shomai place. Shomai stall pareho. Tapos after a year, kumita sila pareho, yung Pinoy bumili ng kotse. At saka ng TV. Parang nabasa ko na 'yan. Yung Chinese nagbili ulit siya ng isa pang shomai stall. Oo. Tapos next year ulit, may bahay na si Pinoy. Si Pino, kinainin. Parang may ano yan eh, may amount yan, Mars, diba? Parang nagsimula sila sa 10,000. Oo, halimbawa 10,000. Tapos, yung after a month, kumita ng tag 2,000. So, yung isa dinagdag niya sa puhunan. So, 12,000 na yung puhunan ni Chinese. Si Pinoy, yung 2,000, binili niya ng bagong something, ganon. So, parang as they go along, yung capital nung isa, na doble na, yung dun sa isa, stay pa rin siya as 10,000. Oo, 10,000 siya. Tapos yung iba, yung isa, marami na. Kasi nag-focus siya dun sa nagbibigay ng pera sa kanya. So, katulad ng sinabi ko kanina, start tayo na i-consider na hindi lang freelancing ang ano, ang source of income. Magkaroon kayo ng something passive.
Tapos kasi, once na may passive ka na dumadating, yun yung ipang taya, taya, sugal. So, yun yung ipang Huwag ka magturo ng sugal, hindi, gaga. Kaya, ibig ko sabihin, yun yung ipang... ibig ko sabihin, yun yung ipang ano mo dun sa mga gusto mong simulan. Kasi yun, hindi ka mawawalan. I mean, hindi mapuputol, katulad nung sinabi mo. Yung mga fixed, something na fixed, mag-invest sa something na fixed and something na ano. Para sa akin ah, mas mag-invest ako sa something tangible. Kasi hindi mo agad basta-basta malulustay yun kapag bigla kang sinapian ng pagkagastador at gusto mong lustayin lahat. Kung ang iniisip mo naman, kailangan mo ng immediate na ano, na cash, and mahirap i-turn into cash itong mga tangible things na to, pwede mo namang ipon or ipalis or something, di ba? So, at then, least hindi siya ano, basta-basta mawawala diba, sa'yo. Eh, do not, di ba, ano sabi mo? Do not put all your chickens in one basket. So, ganun din sa Sooner. Sila. Oo, wag put all your chickens in one basket and chicken, have chicken more than one chicken. Yes. Okay. Bago mabuhay na naman tong multo na to ng chicken tsaka egg, ang point lang namin is, one, if sa akin kasi hindi rason na mababa yung sweldo mo for you not to consider health. Kung hindi pa kayang kumuha ng HMO, yun pala yung point natin. Then make sure lang na you take care of yourself para hindi mo kailanganin ng HMO. And then, once you start getting the money, then you start considering. Para siyang cushion lang. Oo. Or yung katulad ng sinabi ni Nisa kanina na start with small term, parang short term lang, like yung ER card na 800, ₱500-800, which is valid for 1 year. So, okay na yun. At least, meron kang naka-ready na may coverage na 80,000 just in case. Yung in case parang, man anong time na yun na nagkasakit ka at may ER ka, wala kang kliyente, meron kang ER card, ganun. Yung cushion nga, at least kapag may nangyari sa'yo, hindi yung everyday life niyo yung magsasuffer. Meron kang cushion na magsasalo muna nung gastos instead of magpabaluktot kayo dahil nagkasakit ka. So, yun lang yung purpose niya. Okay. So, next natin pag-usapan ay buwis. I mean, next time. Joke lang. Wag ka nga, wala ka naman masyadong itutulong sa episode at manahimik ka. Mamaya pa ako sa bonus eh. Mamaya ka sa bonus. Mamaya ka ba sa bonus? Wala ka masyadong itutulong sa episode. Sige. So, ito, napag-usapan na namin to ni Mien eh. Nung, kasi for those that don't know, mas nauna sa akin si Rhea mag-freelancer. And then, sumunod ako. Di ba pinag-usapan na natin to Rhea yung pagbubuwis. Nung time na nagsimula kami, wala pang IRR para sa buwis. Wala pang implementing rules and regulations para sa buwis ng freelancers. But we also have to pay our taxes as freelancers. For us, na mas mababa sa 1 million ang kita, kung less than 1 million, 1 to 3 million, hindi ako nakamali, ang inyong annual gross amount, you will pay percentage taxes. Which is 3% of your gross monthly. Tama ba ako? Tapos ang deadline niya na every 20 years. No? Pero, for that to happen, kailangan yata muna, i-change mo muna yung identity mo sa RDO para magpaparegister ka as a freelancer. For you to be able to... Ano pala ha? Ano, parang nagkakalito yung mga freelancers kung ano talaga dapat yung i-register nila. Okay. Professional or sole proprietor or business. Kasi tinuturo sa kanila business. Hindi. Hindi kailangan na business. Hindi ka dapat ako kasi, business kasi. Hindi. Sige. Kasi like for example, ako, itong current gig ko, yung pinaka-gig ko ngayon, dati kasi yung mga gig ko, hindi nagre-require ng resibo. Itong gig ko ngayon, nagre-require ng resibo. So, kailangan ko na magbigay ng official receipt. Ergo, kailangan ko na ngayong magpa-print na receipt. So, EPP. Ang card natin is, mag-register tayo as freelancers. There are two types. Yung professional, yung kadalasan yung professional ay yung mga PRC license. And then, the other one for the freelancers na
involved sa arts or whatnot, yung walang lisensya like me. So, ang ginawa namin, ako, kasi tamad ako, at meron naman akong, ano, meron naman akong kapasidad, hindi sa pagmamayabang, may kapasidad ako, nag-hire ako ng accountant ko. Tapos yung accountant ko yung nag-process lahat. No? Nung unang taon ko na nag-local freelance, nung nag-spread na ako locally, aside from online, ayoko kasi una ang takot ko noon, ang mahal ng resibo, ang mahal magpa-print ng resibo, ang laki ng babayaran, actually hindi, or maraming requisitos. Banda ko, ang hiningi lang sa akin ng accountant ko, in the first place, ay, well, siyempre, yung mga forms, birth certificate, power of attorney, kung mag-accountant kayo. Pero kung hindi naman, pwede ba tayo magbigay ng range para dun sa mga gusto mag-hire ng accountant? Okay. Sa akin kasi, yung accountant ko, para mag-process ng lahat ng dokumento, 4,000 ang binayad ko pera pa lahat ng documentary fees. Lahat ng babayaran. Totally, ang binayaran ko ay mga 9,000 to 10,000. Okay. So, mag-prepare kayo ng ganun. Kung kasi depende pa yan sa ano eh. Depende pa yan sa syudad. Kasi kada syudad, alam ko, tsaka kada RDO, iba-iba yung requirements na hinihingi. Parang nag-iiba. For example, dito sa Quezon City, for me, ang unang step talaga is to get an OTP or an occupational tax permit na makukuha sa City Hall. Then, si accountant ko pumunta na sa BIR. Siguro nakatulong na may accountant ako kasi ang bilis din ng proseso. Baka may mga chongkaran na siya sa BIR. Sa BIR ang... May mga perks na siya doon. So, sa BIR, hindi naman niya sa akin is barangay clearance and certification na ikaw ay freelancer. So, okay. I-ano rin pala natin na yung... kasi yung tinuturo sa iba is parang treat yourself as a business. Tapos yun yung pinaparegister nila. So, parang mas nagfo-fall tayo sa professional na nagbibigay ng service. Unless gusto mong gumawa ng agency or ng mag-outsource ka tapos business. Gumawa ka ng problem, client. Doon ka mag-business. Kung gusto mong business permit. Pero kasi may kakibat na ano ang business permit. Si Rhea ang bahala doon mamaya. Ako kasi, iba ako business. I would register myself as a freelancer. So, kung natatanda ko, ang hiningi lang niya sa akin ay barangay clearance at certification na ako ay freelancer. So, saan ako kumuha ng certification? Sa mga previous clients ko. May local clients kasi ako. Ngayon, kung online kayo, sa Upwork, meron. Ang tawag doon, certificate of earnings. Pwede niyong i-download yon agad-agad. Pero last 12 months lang yun, ah. So, if ever may bala kayo, dapat every December, kukunin nyo yun, ipiprint nyo. Or i-save nyo. Yun yung certificate of... Make sure gawin nyo yun every December kasi you never know kung kakailangan mo siya. Certificate of earnings. Pero ako, ang ginamit ko lang is since may local clients na ako, certification galing sa local clients ko. And then yun. So, ayun na. Okay na yung COR ko. Na-process na yung COR ko for the year. So, tip pala, no? Kung magre-register kayo ng December, wag, January na. Kasi madodoble yung bayad nyo ng 500. Kasi yearly yun, eh. Kasi, yearly. Papasok pa yung last year. So, kung magre-register kayo ng December, hold nyo muna. January na kayo mag-register para 500. January na ngayon, so okay lang. Okay na kayo mag-register. Go na kayo. Hindi kasi January na ngayon, eh. Pwede na. January na. Ngayon, kung katulad kayo sa akin, na meron kayong mga local clients, the next step that you may want to take is to have an APP or mag-file na kayo ng authorization to print para makapag-print na kayo ng resibo. Bakit? Malaking bagay ang resibo, lalo na kung meron kayong mga malalaking kliyente. Kasi yung mga malalaking kliyente, malalaking kumpanya, hindi tumatanggap ng freelancers na walang resibo from the BRI, BIR. No? So ako, meron na akong mga kliyente na malaki, meron na rin akong mga kliyente na malaki na hindi nagtuloy kasi nga wala akong resibo noon. So, since meron ng resibo, actually, mas madali na ngayon makapasok sa malalaking kumpanya. Bigyan natin sila ng big picture. So, as
kasi madalas, ay marami akong parang, ano sa, marami akong friends sa page na newbies talaga. So, as a newbie, maganda mag-start as a home-based freelancer yung talagang buo, or freelancer. Tapos, habang nagkakaroon ka ng skills, habang na-figure out lumalaki yung na, skills mo and lumalaki ka na, lumalaki focus ka. Lumalaki ka na physically. Tingnan niyo ako. Physically. Lumalobo ka na siya. Oh, hindi. Yan. So, habang lumalaki na yung, yung skills mo and nagkakaroon ka na ng focus. So, once meron ka na niche na finofocusan, kaya mo na mag-offer ng kahit local clients or foreign clients ng targeted na package project deal. So, hindi ka papasok sa local ng hourly as a VA. Ha? I-clear ko lang yon. Meron kang service, as a professional, meron kang service na i-offer doon sa client. So, yun yung inaano nating... Ano lang, pinalaki ko lang kasi as per my experience, para doon sa mga bago kasi na may nakamalito kasi sila. I'm an online freelancer. I started online pero kasi my background is in training and development. So I do instructional design. So aside from online clients, I also have local clients. No? So local clients come to get me to develop their training programs and to train their people. So bago kasi ako bago ako nag-online, I have been in L&D for 20 years. So, nakabuild na ako ng market ko. So, ngayon, medyo malaki na yung market ko. So, I can print receipts na. So, yun yung benepisyo. Kung talagang napalaki mo na yung negosyo mo, then you can... Natutunan ko rin dun sa, sa event na parang sabi niya, kahit anong skill ang i-offer, ang ino-offer mo online, lalo kung targeted na and may niche ka na talaga, kaya pwede mo siyang gawin locally. Local. Kaya ang gawin locally. Kaka pinag-usapan natin yan, di ba? Sinabi mo yung sa earlier episodes natin. Na kaya mo siyang gawin local. Kaya na online lang siya, dyan mo lang siya pwedeng gawin. Mm-hmm. Remember, ang Pilipinas, hindi pero, ang Pilipinas, hiling mangopya. So kung ano man yung ginagawa mo online, chak na chak, magiging available din yan locally. Medyo delayed lang ng very, very light. Yung mga example lang ah. Yung sa akin, super delayed. Kasi nag-try ako, actually. Hindi pala pa nag-try. May nag-inquire sa akin and i-hire ako as property manager. Pero, dito, parang local business buildings, mga commercial buildings. Okay. Tapos, siyempre, sa LinkedIn kasi siya nag-inquire. Tapos, siyempre, sa LinkedIn, nakalagay na title is property manager and transaction coordinator. So, mega send siya ng nag-pitch siya ngayon na naghahanap sila ng property manager. So, sabi ko, hindi pa ako nag-handle ng local, ganyan-ganyan, pero mostly US, etos, blah, blah, blah. Tapos, sabay nag-require ng graduate of parang master's in business, KEMEDU, plus 5 years or more years. Again. Plus, kaloko, ang daming requirement ni ate mo. So, sabi ko, sabi ko ganyan. Unang-una, I'm undergraduate, sabi ko, and malayo yung course ko sa career na to. Second, basta in-enumerate ko sa kanya. Oo. Mas maarte kayo sa foreign. Oo, totoo. Tapos, yun nga, sinabi ko, tapos kaya wala akong local clients kasi ang dami yung requirements na hindi naman hinahanap sa akin ng mga overseas clients. Tapos, nag-try din ako sa local real estate, pero with it. Naghahanap sila ng mga masters MME channeling. Yes, oo. Kailangan ngayon. Actually, nandito ngayon, lang sa malapit sa akin ang office ng marketing office ng Borland Keme-Keme. Kaya, Siguro, example din natin, yung mga social media managers. Ayan. Kung mapapansin mo, maraming kumpanya sa Philippines na malalaking kumpanya na talaga yung mga hotel na malalaki. Pag napansin mo, walang nagmamanage yung social media nila. Na parang hindi nila alam na kailangan or hindi pa open yung mind nila na makakatulong sa kanila. Ayon sa chismis. Ayon. Alam nila na kailangan nila ng social media manager. Pero, naghahanap sila ng marketing degree. Correct. Ayon sa chismis ng friend ko na nag-attempt din na mag na pasukin ng local ang local market. Naghahanap sila ng mga bonggang marketing degree. Yes.
Oo. So many years of experience channeling. Sabihin nila na nag-handle na sila ng foreign clients at ito yung mga naging kliyente nila na medyo mga known someone, personalities naman sa ibang bansa. Witte, ganun, yun meron yung isang konto. Pero siguro meron pa rin kasi meron akong nilapitan, hotel. Kailangan lang mag-sempuhan. Yung walang masyadong budget na pambayad sa ano, tapos or medyo liberal na yung or medyo ano na, medyo parang ayun nga, medyo liberal na mag-isip and medyo ano na, hindi na ganun ka-conservative yung approach sa business. Yon, sumusugal sila sa mga katulad na freelancers. Pero yung mga, lalo na yung mas malalaking kumpanya, mas conservative ang approach niyan. Correct. Yan. Mas conservative. Mas conservative. Yung naghahanap sila ng bonggang ano credentials pero hindi pa rin sila nagpapasweldo ng malaki kasi kahit gaano ka bongga yung requirements nila maliit pa rin yung tingin nila lalo na kapag ganun nga parang outsourced tingin kasi nila kahit magtanggal independent ng oo marami magmamakaawa sa pahong to parang ganun yung pero one thing nating lahatin, no, for example, ako naman kasi. Oo, kasi meron na meron. Pwede ba mag-try? Especially kung alam mo na you have the credentials. Mag-try ka lang ng mag-try. Like for example, itong latest client ko is, again nga, a telco, a big telco in another country. Tapos yung support offices ay nasa... Silang nag-contact sa akin. Hindi ako nag-apply sa kanila. Silang nag-contact sa akin. And maganda ang payment, no? Sabihin na naman ng mga bashers, no? Pero ang price range aabot ng 70 for the entire project. What am I trying to say? Hindi ako nagbabrag. Ang sinasabi ko lang is, if you want to expand locally, you will need to have to be BIR registered and you will need a receipt. Kung meron kayong dreams at meron kayong plano na palawakin yung offerings nyo in the local setup, ahanapin siya ng mga malalaki at saka ng mga price clients yung inyong resibo. So, ano naman siya, for, I believe, kung natatanda ko ng tama, 1 to 3, less than 1M to 3M, percentage tax lang, which is 3% of your gross monthly. Ang June yan, every January, every 20th of the month, tapos pwede siyang bayaran sa banko. Ang exemptions kasi alam ko is kunyari annually ang gross mo ay 50,000 ba? O less than 50 or less than 60? Mga ganun. 20? 20? 20? Less than 20? Oo. Okay. Ang tax exempt. Oo. No? So yung mga ganun. Hindi namin mabigay eksakto sa inyo pero kung hindi pa man kaya or let's say sobrang liit pa ng kita, ang importante is be informed. We need to know our responsibility. Kung hindi ka pa naman mag-serve ng ganong client, at least alam mo na by the time na ito yung options mo. Ito yung mga and of course, mo. You still have, we all have to pay our taxes. Lalo na kung nandun ka na sa bracket na kailangan mo nang magbayad ng taxes. Small tip lang to. Para dun sa mga nag-freelance sa Upwork, yung W-8, Ben? Sa US lang yun. Parang ano lang yun. Wala kang fifilapan doon. Kailangan mo lang i-certify na hindi ka taga-US. Kasi yung ibang platforms, automatic nilang kinukuhaan ng tax yung mga freelancers nila. So, sa atin, walang ganon. So, yung W-8 Ben na yun, ano lang yun, parang i-certify mo lang na hindi ka taga-US at hindi ka nila kailangan kuhaan. So, yun lang yun. Saka yung tip kanina ni Nisa, kung nasa Upwork kayo, parati kayong kumuha ng certificate of earnings at the end of the year. Patabi nyo lang siya, file. December, I-save nyo lang sa file. Google Drive. Kasi baka mag-crash yung PC nyo, ganun. Another thing is your SS. Sana nagpuhulog tayo ng SS kasi kung SS ay... Small tip lang din sa SSS. Hindi kailangan yung pinakamalaki yung kunin mo. Pwede yung pinakamababa. Tapos, every year magtaas ka or every few years magtaas ka kasi ang magmamatter is yung last 10 years contributions mo. Something contributions mo. So, kung bandang huli ka na magtaas, okay lang. Narinig sa mismong employee ng SS. Sabi niya, simulan mo ng mababa and then halimbawa 60 ka magre-retire, mga at the age of 55 tsaka mo ilagay sa max. Tsaka hindi ka pala pwede mag
max dapat gradual yung ano mo, yung increase mo. So kung nasa pinakamababa ka, dapat i-budget mo na, na hanggang 60s umabot ka dun sa ano, sa pinakamataas. Every year magtaas ka, isang level lang ang pwede mong itaas every year. Yung SS, yan huwag natin siya makalimutan. Sa SS, yeah, ang so gagawin muna natin na bago tayo magbayad. Oh. Bago tayo magbayad sa SS, pupunta muna tayo sa opisina, mag-change tayo ng status, self-employed, or for ano, individual contributor. Parang ganun yung term. Sa mga nang tara sa Quezon City. Kasi ako hindi na ako nag-change ng status. Hindi ka na nag-change? Kasi nung tumawag oo, kasi nung tumawag ako sa SSS, sabi, hindi na kailangan. Basta, yung SSS number mo, kasi pwede siya, pwede ka mag-pay sa mobile banking eh. Sa security bank, magagawa ko to eh. Hindi na. Tapos, diretso na, magbabayad ka na lang. Oo, basta same tas, yung number. Tapos, automatic na yun. Basta, oo, same number. Tapos, babayaran mo lang ng buo. Kumbaga, dati, is 500 yung, halimbawa lang ha, 500 yung premium mo monthly. Hindi na kailangan, no? Oo. Okay. Unless, diretso kinasal ka or change name ka. Uh-huh. Tapos, okay. yung mga nakatira sa, yung mga nakatira sa Quezon City, punta kayo sa Alimol kasi meron silang parang government hub doon. Nandun na lahat ng government. Actually, maraming malls. SM North may government hub. Sa Alimol kasi kami nagpupunta. So, lately, kasi kumuha kami ng mga requirements para makapunta ako dito. Hindi siya hassle na. Hindi na ganun ka-hassle. Kasi may mga maraming online mall appointment na. Tapos, sunod-sunod na, tuloy-tuloy na, hindi na siya talagang mag-aantay ka ng buong araw. Sa SS, sa Philippines, marami ng malls ang may ano eh. Pag-ibig, marami ng malls ang kalimutan. Quarterly, pwede ka ba magpano? Quarterly kung ano. Kung basta itong mga, ito yung mga maliliit na bagay na nakakalimutan natin, again, ngayon na freelancer siya tayo or work from home. Kasi nga, pag nasa trabaho tayo, nakabawas na parang siya tayo. Parang may gumagawa. Oo, may gumagawa para sa atin. And then, ngayong tayong nasa bahay, tapos walang gumagawa sa atin, nakakalimutan na natin, hindi na natin tinatanggal. So, huwag natin kakalimutan yung na gawin. Okay, kahit yung mga pinakamaliliit lang na, yung mga pinakamaliliit lang na values, kahit yung pinakamaliliit lang na values, ang importante is, nasusustain lalo na at saka search lang kung paano yung pinakamadaling way. Kasi maraming gumagawa ng marami ng mga vloggers ngayon na gumagawa ng articles kung paano saka yung madaling ganito ganyan na mga articles. So, marami saka hindi nyo kailangan hindi nyo kailangan kasi yung iba nagpo-procrastinate, di ba? So hindi nyo kailangan gawin yun agad-agad in a week, in a day. So, ang gawin mo siguro every week, gumawa ka ng parang tracker mo na every week may ginagawa ka para dito sa mga HMO, sa mga kailangan mo. So, every week may idadagdag ka. Instead of stagnant siya, tapos by the time na kailanganin mo, madaliin mo siya. So, anuin mo lang, every week maglaan ka ng 1 to 2 hours pang research, gano'n, para alam mo. Huwag lang umabot nun sa panahon na nagkagipitan, tapos... Tapos doon mo mamadaliin, oo. Tapos doon mo mamadaliin. Doon nagpunulwalabas yung init ulo kasi kailangan mo na eh. Pero parang mapapaisip ka rin, ba't hindi ko pa ginawa noon? So, ako kasi ganyan ginawa ko sa sinasabi mo, girl, inunti-unti ko, today, gawin ko, tapos sasabihin ko, bukas, ito naman, tapos biglang tinamad ako sa isang araw na, pero at least natapos. May ano ko eh. At least natapos, yun ang masaysay na itaan natapos. Yung mga, true. Yung mga mahilig sa planners, ganyan, itrack nyo, maglagay kayo ng mahilig sa planners, bumili kayo kay Nisa ng sticker. Tsaka meron ako inserts ng planner, bili kayo sa akin. Yun. Yun lang talaga yung binibenta namin, hindi kami nagbebenta ng course. Gusto lang niyang i-insert, pero wala po kaming kita ni Rhea doon, kawang gawa na po namin niya. Oo, kinalaman doon sa mga binibenta ni Nisa. kung magkaroon ng sour transaction, labas po sila sa kanon. Labas kami doon, tsaka planner. Para sa mga mahilig mag-planner, i-track nyo, kunwari weekly yung planner nyo, i-track nyo, meron dapat kayong 5 items na nadagdag for yourself na kahit 1 hour research lang yan or nagtanong ka sa Facebook group, parang i-celebrate nyo yung small victories nyo ganun. Tapos, hindi nyo mapapansin after a few weeks, tapos na, nagawa mo na pala. After a few weeks, small victories pa rin. Okay. After a few weeks,
Ngangay pa rin, char. May nangyari na din sa akin yan, ha. Tapos, yung, alam mo, yung kinalender ko na, na ilang day ganito, ito yung gagawin ko. Tapos, lumipas isang buwan, wala akong nagawa kahit isa. Okay, lipat natin next month. Ulitin okay. natin. sabi ni David Allen, yung sa Get Things Done. So, sabi niya, dapat mag-set ka ng day, a week, para mag-weekly review. Kasi if hindi ka nag-weekly review, eh di pinapabulok mo lang yung mga sinulat mo sa planner. So, if maglalagay ka sa calendar and kahit anong gusto mong planuhin sa buhay, dapat meron kang regular review na tinitingnan mo kung ano na yung dapat na next step ng mga nilagay mo. So, ayun. Geek. Ano nang pinagsasabi ko dito? Bakit? So, yung susunod natin pag-uusapan ay meron pa ako. Ano yung mga nakikinig sa atin na, you know, nandun na sila sa point na medyo malaki na and they want to akala ko nandun na sila sa point na pa-close na sila ng video na to. Hindi, malaki na sila. Hindi, malamang mag-antay ka nisa. Wala ka masyadong contribution dito. Wag mo kami nilama doon. Okay. 1 hour na tayo. Pero meron pa tayo 30 minutes. Oh. Sige. Ayun. Walang nagbibilang. So yung medyo malaki na kayo, ang next step na ninyo is, okay, business permit na. Full-blown business na. So, si Rhea na yan kasi full-blown business. Oh, full-blown business. Hindi naman full-blown. Umarte lang ako na gusto little ko ng may business name. Parang little gusto ko nag-cooperate. Little blown. Sige. Gusto ko nag-cooperate under a business name. Kaya umarte ako ng may pa-business registration. Diba, so, sa business registration. Gusto nilang i-consider eh, di ba? Sayang. Kasi marami rin fringe benefits yan eh. Yung may mga agency na nag-hire na ng mga utaw. Uy, oo. Hanapan nyo ng business permit. Oo, kailangan nyo. Kasi may mga kilala akong agencies na kumikita na ng million-million na wala. Sasabihin lang nila may registration, tas wala. Kasi may hirapan kayong habulin sila. Pag may nangyari. In case may ginawa sila sa inyong something. So, may hirapan. Kaya yung mga papasukan yung mga agencies, hanapan ninyo ng business registration and kung updated ba sila sa tax. Kasi yung iba nagpapa-register para lang masabing may business name at registered na DTI. Kahit yung mga power nagre-register sa DTI. power. Para lang pag-search mo online, pag-search mo sa DTI business name registration is makikita mo, pero hanggang doon lang hindi na nila tinuloy. Para lang ni-register lang nila yung business name para hindi na magamit ng iba and that's it. Tapos may expiration yun na 2 years yata ang DTI registration para may expiration siyang 2 years. Nakalimutan ko na, titingnan ko pa ulit. So yon, so sa mga may agencies or may itatayong kahit anong business, magsa-start kayo sa DTI. Una, check nyo muna yung business name nyo kung may makakapareho. Tapos pagdating sa DTI, tatanungin pa rin kayo ng top 3 business names na gusto nyo ilagay. So halimbawang mayroon kayong agency ng mga VAs. So since under siya ng category ng business consultancy, ang business name nyo dapat merong business solutions or solutions sa dulo. Yung parang pang call center. Kasi doon nila kinakategorize yun under. Parang that. Sterling Kineme Solutions. Charot. Ano na? Trade Solutions. Ay, binago ko na. Ano na ba? Na yung name. Ano na? Et, ayoko. Isa-search nila. Mamaya sabihin ko. Wait, may comments pala. Hi, Leia. Yeah. Tapos ito. Hey. DTI. Tapos yung si Stein. 6 years. 6 years. 6 years yung yung validity. Okay. Tapos, nasa na ba ako? Ayun, sa DTI registration. So, after mo mag-register sa DTI, another tip is kung yung business mo hindi lalagpas ng 1M ang income, nakalimutan ko na kung monthly or yearly, sorry. Pero pwede nyo i-search yung Barangay Micro Business Enterprise. Tama, BMB. Barangay Micro Business Enterprise, sorry. Gumaganti ako. Gumaganti kayo, diba? Tapos tingnan nyo yung mga criteria. Pagpasok yung business nyo,
or yung in the, yung ano niyo sa criteria, like yung maximum and minimum and maximum income and what not, kumuha mag-apply kayo ng BMPE sa DTI kasi ang isa sa mga benefits nun is tax-free, tapos may mga programs sila sa mga para sa mga small business owners, and ang alam ko meron silang pa-loan M. So may mga benefits ang pag-apply ng ano BMPE certificate. So yon, pwede niyo i-take advantage. Then after DTI, kung first registration to, after DTI, kay munisipyo to get the business permit, and then bibigyan din nila kayo ng listahan ng requirements. Tapos, after ni munisipyo, municipal business permit, and then tsaka pa lang kay BIR, which is yung tiniscuss ni Jeff. So, yun yung sequence. DTI, munisipyo, and then BIR. May mga magpo-provide naman sila ng instructions tsaka list of requirements. So, madali naman. Ipigay-guide naman nila kayo. Wait, ang maganda lang naman. Oh, sige, go. Jennifer, yung lagi natin kasama. Ay, hello. Nag-lista ko na, kayo. Hi. Siya yung lagi naglista daw pag nag-notes siya pag ano. May sabihin itong ginagawa. May natagal na. Ay, oo. In fairness, may mga comments na, diba? Tumastabot na sila, oo. So, encourage namin kayo sumama sa ano. Sa ang point lang naman namin is, bakit namin sinasabi to is, of course, these are our responsibilities and most of this, kailangan talaga natin gawin. No? And nakakalimutan nga natin, lalo na sa bahay na tayo nagtatrabaho. So, a reminder to everyone na ito nga yung mga bagay na, kunyari, negosyo ka na, kailangan mo nang mag-comply sa rules ng gobyerno, no? Kasi pag hindi, matrouble ka. No? And maganda yung sinabi mo, Rela, na kailangan siya sa legal side eh. Correct. Wala kang talakang talo doon. Lalo na kung nagtatrabaho ka for an agency or medyo ginogoyo na kayo, oo, na kung sino man dyan, na magiging part kayo hanapan ng agency nila, ganing-ganing, ganyan-ganyan. Hanapan nyo ng legalities. Kasi pag yan hindi legal, matatalo kayo pag nagkahabulan. Tsaka yung katwiran nila na sa US or sa ibang bansa nakaregister, yung halimbawa lang nga na si agency is nakatie up sa ibang bansa, tapos sasabihin nila na, oo, registered to sa US, but they are operating here in the country. They might not have a physical office, but they have virtual office. So, kailangan pa rin nilang mag-register sa Pilipinas. Kahit pasabihin nilang sa US sila nag-register. Nag-ooperate sila dito. Dito sila nag-hire ng tao. Ano, para silang ano, na basta lang darating in mag-hire ng walang... So, things to consider din yan. Maghahanap pa sa agency. Oo. Lalo lang, dami sa Upwork yung mga ganyan. Oo. Tsaka hindi ako mga... kung saan-saan na lang. Kung kaya nyo, Facebook, kung mga... kaya kayong... ano ba ito? Facebook. Oo. Kung pwede mga... kayong kilatisin ng clients and ng agencies, pwede nyo rin silang kilatisin. Kilatisin nyo din sila. Huwag kayong magpapa... anong tawag din, huwag kayong magpapabully or magpapa-intimidate. Meron akong kausap pala kahapon. Meron siyang, ayaw niya kasi pasabi yung identity niya na mamblema siya sa agency na nakita niya dito sa agency. Tapos yung mga ano niya, yung parang agency owner, laging late magbayad. Tapos, hindi pa siya pinapansin. So, isang sakit yan ng mga agency owners dito sa Philippines. Madalas nagagastos nila yung pera bago sila magbayad. Or isang consideration din is baka late magbayad yung client kaya late nila mabayad. Pero for me, kung agency owner ka, dapat meron kang pang-abono. Meron kang pera. Hindi pa pwedeng wala kang pang-abono. So, hindi mo pwedeng sasabihin mo na wala kang pambayad dahil hindi ka pa binabayaran. The red flag yon dun sa mga full-fledged agency owner na kumukuha ng mga tao. Maayos kung, magtrabaho. Kung nasa agency kayo tapos ganun yung agency owners nyo, parang think twice na kayo. Lalo kung nakakuha na kayo ng experience, kaya nyo na kumuha ng client na direct. Oo. Lalo na kasi kung wala yung mga dokumento, hindi nyo mahahabol yan. Oo. Pag may ginawa yan sa inyo, against you, hindi nyo mahahabol yan. Tapos kapag, halimbawa din, nagka-problema kayo sa client, kayo yung babalikan ni client. Kasi, mahihirapan siyang habulin. Oo.
si agency kasi ang ikakatwira nila is nag-sign kayo ng ano as independent contractor. So parang ang lumalabas is provider lang sila pero ikaw yung mamomroblema. So tingnan niyo rin mabuti wag ng pirma. Oo. Correct. Basahin niyo mabuti yung contract. Lalo na yung iba nagpa-sign ng contract na pinapanotaryo nila. Please magbasa tayo. Yun sobrang yung sinabi ko. Tayo. So kung nakanotaryo binding 'yun yung contract. Pero kung online lang hindi masyado. At humingi kayo, kung may notaryo man, humingi kayo parati ng kopya ng notarized copy. Oo. Yung na, kasi usually mangyayari, pa, isesend sa kanyang contract, pipirmahan ko, papanotaryo ko, tapos babalik sa kanila para pirmahan nila. Humingi kayo ng copy ng sign din nila. Oo. Para protektado kayo. Yung lahat naman kasi ng legalities na pinag-uusapan natin is to place you and your business on the side of the law. Para kasi when something happens, hindi kayo maipit. Ang hirap mag mahirap maghabol ng ano kapag wala kayo din sa legal side. Gusto niyo pa bang magpatulpo? Ay, actually, alam mo, sorry ha, ako nasasad ako niya na parang ang idea natin ng justice sa Pilipinas ay mga tulpo. Eh, si Tulfo. I know, right? That has been my sentiment ever since. Ah, parang, hindi, alam mo yan. Ako, hindi dahil nanonood ako ng Tulfo, pero meron kasi akong isang napanood doon na parang ano talaga siya dahil may kapit yung mga kumalik na kalaban niya. Talagang wala siyang magawa at naipit siya. Tapos si Tulfo lang yung nag-ano. So, yung mga ganong bagay, okay ako dun sa ganon kasi natatawagan niya yung mga dapat tawagan. Pero yung mga nanay na humihingi ng sustento, ginagawa na nilang ano, parang hobby si Tulfo. Yun lang hindi ko ano. Tsaka yung mga may ibang proper may proper ibang mga bagay na may proper procedure na hindi dapat dumaan sa ganung bagay. May mga cases na namimishandle. So hindi sa lahat ng bagay. Hindi sa lahat ng bagay. Tsaka ano nakakapraning siya yung kapatid ko nga eh. Hello, siya. Ayun, yung kapatid ko nga umo-order ng something. Sabi niya, kuya, buti na lang nanood tayo na Tulfo kasi kung hindi baka niloko tayo nito gaga kasi ako kakapanood na Tulfo ayan praning ka na ayaw mo na magtiwala sa tao lahat ng tao lolokohin ka morning oo tulog pa daw kaya ayun ayan sige Nisa ikaw na yung bonus mo na part mo na ito na yung bonus ko sakto o tingnan mo nagising part mo na to. So yan gusto ko lang din i-remind yung mga freelancer katulad nung sinabi natin kanina na parang common na ang tendency is ano nangyayari sa camera ko? So, ayan. Common. Dede mo na yung nakikita namin. Hindi lang siya doon. So, common, wait. Common na ang tendency is kumuha ng clients. Tapos, ang nakakalimutan na nila na yung reason nga kung bakit sila nag-start ng freelancing is para magkaroon ng time para sa pamilya. Pero dahil sa kakakuha nila ng client, wala na silang time sa family nila. Hindi na napapansin, lagi na nilang sinusungitan yung anak nila or wala na silang time sa anak nila. So bakit ka pa nag-freelance kung yun yung why mo, di ba? So i-ano natin, ibangga natin na yung why natin kung bakit tayo nagsimula, huwag natin siyang kakalimutan. Tsaka huwag natin kakalimutan magbigay ng oras sa family. Kasi baka maghiwalay kayo. Hindi, baka maghiwalay kayo. And, I mean, kung ano, magbigay ng oras sa family app or sa kung ano mang kung ano mang kasi balance nga yun dapat eh. So, sa katulad na sinabi natin ulit kanina na parang if work ka ng work, sooner or later, merong mga aspect ng buhay mo na magsasuffer. So, hindi mo kasi napapansin, minsan pag sobrang nakafocus ka sa pera at sa income, akala mo masaya yung mga anak mo dahil nabibilhan mo ng kung ano-ano. Pero hindi mo alam na hindi naman yung material things ang kailangan nila, kundi yung time and presence mo. So, sorry, ganun talaga yung atake ko sa family, yung ano ko. So,
Ayun, yun lang yung gusto naming sabihin na mga importanteng bagay na hindi dapat natin binabaliwala. Kasi, tsaka yung ano, dagdag natin yung success, yung definition mo ng success kasi depends on you eh. Like, for example ako, ang gusto ko lang, ang why ko talaga is makita kong lumaki yung anak ko, kaya ako nang freelancing. So, ayun, nakita ko naman siya lumaki kasi 6 years old na siya ngayon, malaki na siya. So, so for me, nakakampi ko ng putik. Gusto ko siya, nakita ko siya lumaki, ayan, 6 years old na siya. Ayan, 6 years old na siya, malaki na siya. Nakakabwisit talaga. So for me, ano, successful na ako ano, kaya nga may kulay yung buhok ko tsaka nakasalamin ako eh, 'di ba? Okay, balik natin 'yan. Oo, so 'yun lang. 'Yun lang yung ano ko, teka. Ito, and it protects. Ay, meron pala si Leia comment. Ano sabi ni Leia? Sa mga flyby nights daw. Oh, sa mga manananggal. May isa pa. May isa pa. Nakaset din dapat ang priorities. Yes. Oo. Oh, huwag kalimutan ang priorities. Oh, ingat kayo sa mga flyby night. May isa pa pala ano. Isa pang tip na yung priorities nyo, oo, make sure na it's yours. Make sure na priorities nyo yun. Kasi madalas sa atin, oo, madalas sa atin, parang hindi mo napapansin, ini-impose ng mga tao. Like for example, yung society natin ngayon. So, kailangan may work ka, kailangan may ganito ka, kailangan may ganito ka. Tapos yun yung nagiging priority mo. Oo. So, hindi mo mapapansin, nami-mislead ka sa totoong priority mo. Mm-mm. Kailangan may jowa ka sa mga single. Mm-mm. Sa Valentine's, malapit na. Para mamamatay ka na, ganyan. Mm-mm. Tapos, pag kumain ka mag-isa, depressed ka. So, di ba, yung mga standards kasi ng society. Hindi ba pwede mag-iba ka lang? Oo. Oh. Hindi ba pwede wala kasi yung kasama? So, ano, ano lang, yung priorities natin, make sure natin na sa atin at huwag natin kalimutan. Ayun, so. Naalala ko dyan sa priorities na yan. So, nung mga time na, syempre, with the friends na may mga career and may mga work din, kasi may mga karo na sila. Tapos sabi, ba't ikaw, wala ka pang kotse? Dapat may kotse ka na kasi ganito, ganyan. Sabi ko, ay, ani kong kotse kung wala magmamaneho, di ba? Number one. Pangalawa, kasi pareho okay, kami ni Bowen. Tsaka pareho kami ni Bowen, hindi kami pwede mag-drive. Ako lalo sa gabi kasi grabe yung astigmatism ko, talagang sumasabog yung ilaw sa mata ko. So walang magde-drive sa amin, nintay ko pa mag-18 yung anak kong panganay. Parang pag mahal ng family ni driver, no? Isa pang ano, dagdagan sa ano, tapos sa, parang ini-impose sila na at this age dahil ganito may career, kailangan may kotse ka na. Parang part ng pagiging successful is pagkakaroon ng kotse, pagkakaroon ng bahay, ano, makapag-travel sa ibang bansa or makapag-vacation kung saan-saan. Hindi marami na kasi ini-impose ang Facebook eh. So, pero tatandaan nyo, hindi naman totoo yun eh, di ba? Sa amin naman. Hindi naman tigas sa mukha ko, hindi ako sumusunod sa mga ganyan. Sa amin naman, baligtad. Kasi nga, kumuha kaming kotse. Kasi, ang point, ang sa amin naman kasi, ginawa namin siyang Uber. So, ang sa amin, parang ang dami nagsasabi na dapat bahay muna. Eh, meron kaming bahay na tinitirhan na sa amin. So, for me, mas priority ko kumuha ng something na magbabalik siya ng income. So, at saka... Hindi nyo isang rason ko bakit hindi ako mukha ang kotse. Kasi so, wala akong naisip na pwede kong pagkakitaan. Kasi hello, tingnan mo. Nung kapag baby pa kasi si Astin nun eh, tapos pag kunwari mag-check up, ubos ang 500, 1,000 namin sa isang labas kasi mag-Uber kami kasi syempre maarte ako. Oh. Ano? Kasi sabi na doon siya. At least hindi ko kinakaila, diba? So, mag-Uber kami, mahina ang 500. Mahina ang 500 to 1,000 tapos kakain pa kami. Eh, nung may kotse na, parang 300. Kain na lang. Oo. Oh, masiba pa rin kami kumain. So, ganun pa rin. Pero, kain alam. Na pero, nasa sa inyo yun kung ano yung priority nyo. Kasi sa amin naman, parang... Kasi it's unique naman talaga with so, everyone. Kung ano yung... Kung kumikita naman siya, edi siya na nagbabayad sa sarili niya. Diba? So, hindi na kami maglalabas ng 1,000 to 2,000 per labas. Kasi...
Ayun. So, yun. Yung 300 namin, puntang pagbite, balik. Puraping kinakwento. Yung hindi ka na maglalabas ang 500. Ayun. Ang putik, puro bitin. Eh, kasi wala kang bakuhang matinong kenten. Kaya yung binibigyan ka namin ng pagkakataon na magsalita, ayaw kasi mo nga, magsalita. Sabi ko sa inyo, sabi kami, singit ka na singit. Sabi ko sa inyo, huwag niyo akong bibigyan ng oras dahil wala akong masabi pag ako lang mag-isa. Gusto ko sumisingit lang ako. Nakakaloka. So, yun. Yun. Rapihag, isang puti. Sa panila, Cater, magkupit na lang ako ng kuko dito. Parang wala namang kakulit sa kwento to. Ayun. So, yun lang naman. Sabi niya, may grab naman. Ayun, yun lang po ngayong gabi. Wala na kami final word kasi hindi naman inspirational yung aming keme. Very informative kami ngayong gabi. Oo. Basta yun lang talaga yung pinakang main bilin namin is huwag pababayaan ng sarili. Sabi ni Leia. Pababayaan ng pamilya. Ato, liability naman ang car in the long run. Oo, kasi nagde-depend. Depende pa rin yan sa priority. Kasi ako, nabibigyan ko ng ginhawa yung magulang ko hindi na sila magpa-commute, diba? So, for me, kanya siya kahit 1 year ko lang siyang magamit, diba? So, yun, kanya-kanyang priorities talaga. So, yun yung point namin. Alamin natin kung ano yung priority natin. Na priority talaga natin. Hindi dinikta ng social media. O lang ibang tao. Basta paalala lang namin parate is 3 things. Una, always put yourself first. Before anything, put yourself first. Diba sa aeroplano? Tulad diba, remember sa aeroplano nga, diba? Pagka nag-emergency, babagsak yung bag. Bago ka makatulong sa ibang tao, itut mo muna yung bag, no? Tsaka so, sa pag nalulunod, diba? Always put yourself first before anyone else. Okay. How can you save others if you will not be able to save yourself? Second is always be on the right side of the law. Always be on the right side of anything. Singit ako, may sasabihin ako talaga. Ayak ka na naman. I-ano rin natin yung self-care. Kasi akala nila yung self-care luxury at kailangan mahal. So, hindi. Self-care can be as simple as having a time out na nagbabasa ka lang ng libro. Basta taking care of yourself and your mental health para hindi ka laging nagbe-breakdown. Having a quiet walk outside. While drinking Bigger Life. Bio 50. 5 pesos sa Mercury Drug. So yun nga, second is always be on the right side of the law. And then third, never be afraid of going to bigger, doing bigger things. As long as it's what you want to do and as long as you're doing it right and you're treating other people right, go and do bigger things. So may pahabol si Jennifer. Right side of the law. Yes, nag-work ako sa hospital at nakakatakot talaga ang gastos. Oh, di ba? Oo, lalo kung tas wala kang wala kang mas nakakatakot ang gastos kung wala kang gagastusin. True. Hindi nakakatakot gumastos pag may panggastos ka. Why not? Gastos, go lang. Pero pag wala kang panggastos, nakakatakot. Yung tipong may nararamdaman ka na hindi ka pa nagpapa-check up kasi lalong lalaki yung gastos mo. Di ba may mga lalo ka magkakasakit. Oo. Sana naman may napulot na insights. And thank you dun sa mga nag-participate sa comments. Nakatuwa pag makausap kami. Kung gusto nyo ng topic next week, kung meron kayong maisip, kasi minsan wala talaga kaming maisip, so baklaan na lang yun na iisip namin. Kung meron kayong gustong pag-usapan namin, paki-comment and we'll definitely get back to you on that. Yes. Hindi nyo talaga napansin dalawa? Na? Makinis yung pes ko ngayon. Wala kang salamin? Hindi. Napansin ko lang malapad yung noo mo, dumadaan yung... Dati na yan. Yung 8 plane. Yung lapad na noon yan, yung laki ng pes ni ko. Nakakita ko ng phone ngayon dahil dyan ito na lagi yung gagamitin kong phone. Bago ba yung ketay mo? Hindi. Phone ng Hoa. Phone ng secretary. Hoy, naka-enterprise kami. Sorry. Excuse me. Paliwanag mo yung enterprise. Ano mo yan? Paliwanag mo yung enterprise. Paano ka nakakuha ng enterprise? Business line ng Homeowners Association.
Kasi meron na kaming hotline for marshals, for guard, for the office, for garbage collector na hinaharas. Ganyan. Merong mga, meron na kaming dedicated lines for everything. For so, free bigger lie. Dahil secretary ang Lola Mes, meron secretary, may phone ng secretary. So, yun yung ginamit. Sabi ko, ay, ang kinis ko dito eh, dahil dyan ito nang lagi. Anong brand ay, yan? Nokia? Balik tayo. Oh. Opo, bakit? Na, pang Nyelvi talaga. Nyelvi, oo. Oh, oh. So, sabi ko sabihin kanisa. Next week, babalik tayo next week, di ba? Oo. I-announce na lang natin yung topic natin. Pero kung may suggestion kayo ng topic, iwan nyo lang. Yun pero kung lang may suggestion sa pag-usapan, iwanan nyo lang sa comments. Go lang. Yun lang. Maraming salamat. Magandang gabi. Thank you. Happy New Year. Late yung pag-iriting. Pwede ka New Year mo, bakla ka. 1 week late. Na-fetch na. Bye. Umalis na siya. Paano ko i-end to? Yun.